Ipinagmamalaki ng pamunuan ng Philippine Military Academy ang kakayahan ng kanilang institusyon na makapagbigay ng mga dekalidad ng mga opisyal ng militar sa hanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kaugnay po nito, inikot mismo ng kasamahan natin sa SMNI ang buong pasilidad ng PMA sa Baguio City. Well, alamin po natin ang pagtutok na ito ni Paul Montibon live sa Baguio City. Paul, magandang gabi. Magandang gabi, Kyle. Courage, integrity at loyalty. Ilan lamang ito sa top 3 values na ipinamamalas dito sa loob ng Philippine Military Academy dito sa Baguio City. Isang pabihirang pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ang pamunuan ng PMA para masilayan at maobserbahan natin kung paano nga ba hinuhubog ng akademya ang mga kadete na magiging susunod na mga pinuno ng ating bansa. Sinasabi na ang tagumpay ng isang ahensya o organisasyon ay pawang makikita sa dedikasyon at karakter ng isang empleyado o tauhan nito. Kumbaga kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Ang Philippine Military Academy ay isang ahensya ng Armed Forces of the Philippines na pinanggagalingan ng mga dekalidad na military personnel sa bansa. Sa aming eksklusibong pagbisita dito sa PMA Baguio City, ibinahagi nila kung paano nga ba hinuhubog ang isang kadete hanggang sa maging isang defense asset ng Pilipinas. Or all you know, we are providing the AFP, the manpower, the officers needed by the AFP. So with the kind of training they have received here, we are guaranteed that the AFP will get a professional officer soldiers in the field. Sa eksklusibong pagbisita ng SMNI sa lugar, napansin namin ang iba't ibang aktibidad ng mga kadete gaya ng regular na pag-aaral at kanilang mga pagsasanay. Para sa kaalaman ng lahat, hindi lang sa turismo kilala ang PMA o Philippine Military Academy, kundi maging sa dekalidad na kontribusyon nito sa edukasyon at paghubog ng mga kasanayan ng mga kadete hanggang sa kanilang pagtatapos at maging mahalagang individual sa mga piniling larangan sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines. Dito sa PMA, meron kaming honor code and honor system dito. So, yung honor code namin dito, it says, and I quote, ano, a cadet does not lie, cheat, steal, or tolerate those who do. So, sa pamumuhay pa lang under that code and system, madedevelop na rin yung ating disiplina. Sa pambihirang pagkakataon, inikot kami ng mismong opisyal ng PMA sa ilang barracks at mga pasilidad kung saan regular na naninirahan ang mga kadete at makikita dito ang pagiging maayos at masinop ng mga estudyante mula sa kanilang kilos, pananalita, hanggang sa kanilang kaugalian sa pagkain. Ipinakita rin sa SMNI ang iba't ibang mga pagsasanay na pinagdadaanan ng mga kadete upang mapaangat pa nito ang kanilang pagiging maliksi, matala sa pag-iisip at pagsasagawa ng desisyon sa buhay. Pero higit sa lahat, ang paghubog sa kaalaman ng mga kadete sa larangan ng kanilang pipiliin gaya ng pagpasok sa Philippine Air Force, sa Philippine Navy, at maging sa Philippine Army. Ngayong bumababa na ang level ng mga paghihigpit sa mga establishmento gaya ng mga pasyalan at paaralan dahil sa maliit na rin na bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa, nanindigan ng PMA na hindi naging hadla ang pandemya sa kanilang institusyon para ituloy ang paghubog ng mga kakayanan ng mga kabataan na matupad ang kanilang mga pangarap, lalo na para sa pagprotekta at malasakit sa bansang Pilipinas o pagiging makabayan at makabansa. At sa ating susunod na kwento, mas kikilalanin pa natin ang buhay ng isang PMA cadet at mga pangarap ng mga ito para sa kanilang minamahal na bansang Pilipinas. Mula dito sa Baguio City, para sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.